Hello, guys. Mag-almusal na yung mga anak ko. Wait lang, kunin ko lang yung kakainin nila. No. No. Makulit tong mali to, sumisingit. Ayan oh. Tulad ng sinabi ko, magkaiba sila ng gusto. Yung isa hotdog, isa tinola. So ayan, isa nga sila ng ulam. So habang kumakain ng dalawa, ito naman ng bungso ko, pakarga. Kasi mangungulit siya dun sa dalawa pag hindi ko siya kinarga, aakit-akit din dun. Actually, ito ayaw kumain ng kanin pa eh. Hindi niya pa gustong kumain ng kanin. Gusto niya lang, Cerelac, saka yung mga biskuit na pambata, mga tinapay, prutas, ang gusto niya. So sa kanin ayaw niya pa eh, hindi niya pa gusto yung kanin eh. Depende. Minsan nagustuhan niya rin ng kanin pagka gusto niya yung ulam, yung sabaw. Pero pag ayaw niya, ayaw, hindi talaga nganganga to pag sinubuan. Yan, makulit talaga, no? Makulit tong bata na to. Guguluhin niya yung dalawang kapatid niya pag binitawan ko yan. So ganoon, ang ginawa ko ngayon, pinakain ko na yung mga bata, niluto ko yung almusal nila. Kumakain na sila ngayon kasi mamaya iiwan ko sila. Dadalhin ko itong mga bata sa baba, sa ibaba ng kwarto, sa nanay ko, sa lola nila. Ito, kung saan pumupunta o. Halika, dirty yan, dirty. Actually guys, hinihintay ko lang silang matapos kumain. Pagkatapos niyan, pupunta ako sa palengke. Hahanap ako ng medyo hindi naman masyadong mamahaling bigas. Mumurahin lang pero masarap. Kasi ubus yung bigas namin eh. Wala na kaming bigas, naubos na. Tapos sila kumain, aalis ako. Maghahanap ako ng bigas at may bibiliin din ako eh. Samahan niyo ako mamaya guys. Dito muna tayo ha. So guys, tapos na silang kumain. So tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, punta naman ako sa palengke. Mamamalengke ako. Bibili ako ng bigas. Wala na kaming bigas eh. Mahirap yung pagdating ng gabi. Ang katakot na lumabas eh. Kaya hanggat maaga, bibili na ako para may maisahin kami mamayang gabi. Baka wala na kami maisahin mamayang gabi. Tinlagayan ko ng bigas. Wala na talaga. Konti na lang. Meron pa naman kaya lang. Konti na lang eh. Yan. So, bibili ko ng kahit siguro mga 5 kilo. Pwede na muna yon. Samahan niyo ako guys. Pre-prepare lang ako. Walang face mask. Kailan natin mag-face mask?
So yung mga bata, binaba ko muna dun sa kwarto ni nanay, dun sa lola nila. Nang sa ganon, may mag-alaga muna sa kanila habang nasa palengke ako. Wait lang. Lalabas ko lang itong motor. Lalabas ko dito para makabiyahin ako. So, yun lang ang service na meron ako, guys. Motor lang. Pero okay na yun kaysa sa wala. So, biyahin na ako hanggat hindi pa masyadong mainit. Marami pang gagawin si Tanay eh. So guys, kita-kita tayo mamaya sa palengke. Biyahin na ako punta ng palengke. At i-vlog ko yung gagawin ko mamaya sa palengke. Ipagbili ko ng bigas. Sige, biyahin muna ako guys ha. So guys, hindi to ako sa bilihan ng bigas. Ayan si Manong, suke. Sa kanya ako binibili. Wala tayo nakuha na ng 32 ngayon. 36, pero magandang klase naman. O ganun talaga, nagtataas ang lahat. Mga unano lang hindi tumataas. So okay na rin yun, 36. Maganda na rin yung saing yan. Ito yung palengke niya. Wala na. Pinakababang pala, 23. Ano? Pinakamataas na, pinakamababang palay. Magkano? 23 daw, pinakamababang palay ngayon. Talagang tanghirap na tayo. Pero kahit paano, nakakaraos. Mawain talaga ang Diyos eh. Di ba dati yung NFA? Pero ngayon wala na. NFA kuya, wala na. O, wala. Wala na daw NFA ngayon. Kinuha na ng DSWD sa LGU. Ah, sa LGU meron na? Baka sa kanila sinusupply yung ano? Yun! NFA para sa kanila ay kumuha. Pinapakyaw nila eh, no? Hindi, ipinamimigay nila. Ah, okay. Pinamimigay nila. So, ganun pala. Nakakakuha na pala sila ng mga mura dun na, sa LGU na mismo. Hindi na yung supplier mismo ng bigas, ha? So, siguro pinupunta nila sa mga probinsya. Tapos, binibili nila lang mura. May sa dami. Nakabalik na ako. Ang bilis, ano? Wala naman kasing traffic eh. At tuloy-tuloy lang. Ito na yung napamili ko oh. Ito na yung bigas. Bale, bumili ako ng 7 kilo. Tulad ng sinabi ko sa palengke kanina, na wala yung binibili kong 32 lang sana. Maganda kasi yung 32, hindi naman siya maanta eh. Eh kaso wala daw stock. So 37 ang nabili ko per kilo. O ayan. Pasok ko lang dito sa loob ng bahay. Bigas ang laman nito. So lagay ko muna siya dito guys ha. Mamaya sasaling ko yan. Papasok ko pa yung motor. Yung nasa supot nga pa lang to, pandesal to. Pandesal. Akala ko ubus na, pero meron pa pala. Kaya bumili na rin ako, dumaan ako saglit. Pandesal to. So, ayun.
Papasok ko lang muna yung motor, guys, ha. Wait lang. So ayun, nakabili na ako ng bigas para ilang araw din yun. So para hindi na ako balik-balik. Itong kilo na binili ko, medyo kapos-kapos ng konti sa budget, eh. Medyo tipid-tipid. Kasi alam mo naman, mahal yung gatas ng bata, saka yung diaper. Kaya tipid-tipid muna. Alam naman, nag-lockdown tayo, wala tayong masyadong kinita. So ganun. Makabalik na ako, medyo pahinga lang ng konti. Tapos eto yung anak ko. Nasa crib na sila. Siya pala nasa crib na. Nanonood siya ng nursery rhyme sa desktop ko. Ito yung panganay ko. So mamaya pagka medyo nag-iiyak na yung bata, isa lang ibig sabihin nun, maniligo na yun. Maniliguan ko na para makatulog na uli siya. Kasi alam naman ng bata, eh, 2-3 oras nagising yan, antok na yan. Madali lang patulugin. Yan talaga yung mga baby. Ano nga pala yun? 1 year and 4 months yung bunso kong yun. Eh, mamaya paliliguan ko siya pagkatapos niya manood. Medyo pagka napansin ko medyo inaantok-antok na siya, yan, paliliguan ko na para presko, masarap ang tulog niya. So kalahati pa lang ng buhay ni Tanay yung nakikwento ko sa inyo. Meron pang hanggang gabi. Mamaya abangan natin yan, yung araw-araw na ginagawa ni Tanay na tatay na nanay pa. At walang iba kundi ako. Marco Landaga ng pangalan ko, kaya tawagin nyo na lang akong Tanay. Dahil yun talaga ang buhay ni Tanay. Eto na guys. Magkasaing na ako. Ayan. May tirang kanin. Kakainin ko to, sayang, eh. Tapos magkasaing na rin ako para hanggang mamayang gabi. Para isang saingan lang. Medyo tipid sa gas. Yan talagang mga tatay. Nakukontento na sa mga tutong-tutong. Mga natitira ng mga bata, pagkain ko na yun. Lagay ko lang dun sa lamesa. Hugasan ko lang to. Guys, may natutunan nga pala ako sa pagsasaing. Alam niyo yung kaldero na pinagsaingan niya ng bigas, ang kanin, pagka naubos na yung laman nun, pag hinugasan nyo siya, huwag nyo siyang sasabunin. Kasi pag sinabon mo yung kaldero, may tendency mapanis yung matitirang kanin. So, hugasan nyo lang siya ng normal lang, tubig lang, na hindi mo siyang sasabunin.
para hindi siya panisin yung susunod mong isasayang, hindi madaling mapanis. Ngayon, yun ang ginagawa ko ngayon, nugasan ko lang ng tubig, walang sabon. Sa tagal ng pagluluto ko ng kanin, ng bigas, parang napansin ko kasi yun, lagi ko inuugasan ng may sabon yung kaldero, sinasabon ko yung loob. Palagi ako napapanisan ng kanin. Sabi ko, ba't kaya napapanis yung kanin pagka may tira? Tapos sinubukan kong hindi sabunin, hindi napanis yung kanin. Kaya sabi ko, yung palang style nun. So matututunan mo yung pag araw-araw mo ginagawa eh. Araw-araw ka nagkasahin, matututunan mo yun. So yun guys, sinishare ko sa inyo yun ha. Sa akin ha, nangyayari sa akin yung kaya sinishare ko lang. Pero wala naman scientific explanation dun, pero maobserbahan ko lang. Kaya kung napapansin nyo, tubig lang to. Yan, malinis na oh. Pwede na maglagay ng bigas. Sasalin ko pala yung binili kong bigas. Traditional na takalan ng bigas. Kahit sa probinsya, uso to. Dito sa Maynila, uso pa rin to. Ito rin ginagamit yung takalan ng bigas. Lata. Lata ng ano to eh. Nung, ano ba tawag sa lata na to? Saan ginamit to? Pineapple juice yata. Ay, yung cocktail. Yung cocktail ng... fruit cocktail. Guys, bale, tataka lang kung hinugasan ang kaldero. Yan. Hanggang mamaya ang gabi na to, isang puno nito. Sa amin, may hinakumain ng mga anak ko eh. Sa ngayon, may tagahawak ako ng cellphone, panganay ko. Siya yung aking editor. Naawa siguro sa akin. Alipat-lipat ako eh. Hawak-hawak ko cellphone ko. Pali guys, mas maganda pa yung 32 talaga eh. Kasi itong 36 pala, hindi 37 ha. 36 ang bili ko, may mga ano. May mga parang itim-itim siyang dumi. Mas maganda yung 32, kaya lang wala talagang stock. So, tiis tayo sa 36.
Baliktad dapat is tayo sa 32, di ba? Itong baliktad, is tayo sa 36. Kasi walang 32. Ugasan lang natin na maigi. Ayan, medyo gasaing na ako. Good for lunch and dinner. Minsan natitirahan pa yan. Katulad kanina, umaga, tira lang namin kagabi. So, minsan natitirahan, minsan hindi. So, okay lang. Putulin ko muna dito ah. Mamaya naman ulit. Hindi ko na dapat siguro ipakita sa inyo, magwawalis ako ng bahay. Hindi ka na, maraming kalat eh. Sige guys, mamaya naman ulit.